Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video, ang ituturo ko naman is kung paano tayo magiging seller sa Shopee. So, importante na download na natin yung Shopee application at importante rin, meron tayong internet connection. So, hanapin natin yung ating Shopee app. Pindutin natin or i-click lang natin yung ating Shopee application. And una, papasok tayo dito sa homepage. So, homepage, ito yung makikita natin. So, ito yon. So, para maging seller, oh, ito, for the meantime, i-close lang natin itong nagpa-pop up. And punta tayo dun sa me. Dito sa page na to, makikita nyo na meron na akong My Shop. Kasi seller na ako. So, ikaw, paano ka ba mag-i-start as seller? So, ito, ipapakita ko yung step by step. After natin i-press yung add product, dito sisimulan na natin mag-add photo. So, i-press natin yung add photo and then select natin sa ating gallery. Piliin natin kung ano yung items na ibibenta natin. So, like for example, ito. Okay. So, mas maganda kung may iba't ibang angle yung items mo para kita ng customer mo kung ano talaga yung items na binibenta mo. Especially sa akin kasi handmade yung sa akin. Pero kung ibang product naman, so okay lang naman kahit ilang photos lang o ilang picture lang. So dito naman, next na tayo kung naka-choose na tayo ng picture. So dito tayo sa product name. Sa product name, ilagay natin yung pangalan ng items natin. So, for example, ako ay fabric wedding bouquet. So, may mga required characters din to. So, for example, ayan, nakikita mo, 2 more characters required. So, yon. Ayan, may mga note din dyan, white spaces are not allowed. Ayan. So, bawal kasi yung mga space. Hindi siya ka-counted kapag nasa dulo or nasa harap. Sa product description, dito natin ilalagay lahat ng tungkol sa items. Like ako, handmade kasi yun sa akin. So, ilalagay ko lang muna is yung pwede mong ilagay yung pangalan ng items mo. Yung sizes. Basta kung anong gusto mo iparating sa mga bibili. So, meron din siyang required characters. Ayan, 7 to 8 more. So, kasi parang ang minimum nito is parang 100 characters. So, kailangan makumpleto mo yon. Hindi siya i-approve ni Shopee hanggat hindi mo yan na-meet. So, ayan, fabric wedding bouquet. Gusto kong ilagay dyan, made to order. Kung ano gusto mong ilagay. Basta kailangan, made out, sorry. Made to order. Ayan. Tapos, ano pa ba mo? Pwede ko ilagay kung ano yung materials na ginamit. Ayan. For sample lang naman to. Pero mas maganda kung maayos yung mga details na ilalagay natin. Ayan. Satin fabric. Sample lang. Brooch. Pearls color, ayan, lagay ko like for example color ito ay emerald green white and cream. Pwede din ilagay kung ano yung size, ayan, 9 inches diameter. Yan. So, pag hindi mo na nakikita yung naka-red dito na note, so it means
tinanggap na siya or nakumpleto mo na yung required characters niya. So, enter na. Next tayo. Punta tayo dito sa category. Sa category, dinidenied ni Shopee kapag mali yung sineselect natin na categories at saka subcategories. Kaya maging maingat tayo. So, ako kasi ay handmade na fabric bouquet. So, I choose hobbies and stationery. And then, arts and crafts. And modeling materials. Yan ang madalas kong gamitin. Kasi pag mali talaga, hindi siya ma-upload. So, brand, no brand ako kasi handmade naman yan. Price, kung magkano mo siya ibibenta. Sa stocks, pwede mong ilagay kung ilan yung stocks mo. Ako kasi marami. Made to order naman ako. Yan, para hindi na ako lagi nagre-replenish. Sa variation, pwede kang magdagdag. Pwedeng wala. Optional yan. Ilalagay mo dyan yung color, yung sizes, para pwede silang mag-select. Tapos, pwede din ilagay yung mga presyo bawat sizes. So, ako hindi ko na yan iseselect. So, wholesale, kung gusto mo rin magkaroon ng wholesale price, ayan, pwede mo rin iseselect yan. So, optional yan sa akin. Pero itong shipping fee, yung weight and size, napaka-importante nito. Okay, so dito tayo sa weight. Ano bang weight nung bouquet ko? Okay, so dito, hindi ko nilalagay yung actually, dapat dito tayo mag-focus kasi yun sa akin kasi naka-box yun. So, kailangan ko ilagay dito yung packaging size. Like, for example, ano ba yung width ng box ko? Ang width ng box ko madalas sa ganong size ay 35. Ah, sorry. Sa length ko madalas ay 30 lang. And then, 35. Napaka-importante nito. Kasi kapag hindi mo nasunod yung packaging size, kasi hindi naman tinitimbang yung sa aking fabric bouquet, since magaan siya, wala pa siya isang kilo. Pero kasi, ano siya, nakabox siya. So, kailangan ko ng required na yung ano niya, yung mga packaging size niya. So, paano ko kukunin yung weight? So, ang gagawin natin, width times length times height. So, 35 times 30 times 35. Punta tayo sa calculator. Punta tayo sa calculator. Okay, let's wait. Ayan, so, imu-multiply natin 35 times 30 times 35. Yan, paano natin kukunin kasi yung weight ng items natin na meron siyang dimension. So, yan ang lalabas. Pero, hindi pa yan. I-divide natin yan sa 35. So, lalabas na timbang ko ay 10.5. Yun yung ilalagay natin dito. Kasi nga, may diameter. Pero, kung walang diameter yung items mo, hindi mo na kailangan mag-compute pa. Okay, inuulit ko lang. Dito, nakasalalay kung magkano yung babayaran ng customer mo sa shipping niya. So, halimbawa, dinaya natin to para makamura si customer ng shipping niya. Yan ay ibabawas ni Shopee sa account mo, sa sales mo. Kaya dapat ilagay natin kung ano yung tama na weight and dimension nung items. Yan. So, katulad nito, ang available sa area ko ay JNT at saka GoGo Express lang. So, sa JNT, kapag umorder sila sa akin, ang shipping fee nila ay 160. Pwede yan bumaba kapag may mga coins sila. Kung wala naman, yan talaga babayaran niya o kung may promo. So, GoGo Express naman, pag inon ko yan, ayan. So, meron din siyang 130. So, mas mura yung GoGo Express. Bahala si customer kung ano iseselect niyang courier na available sa area niya. Then, save natin. Okay, save natin yung shipping natin. Hindi pwedeng mabakante yan. Yung condition ko, new and pre-order, kiniklik ko kasi made to order yun sa akin. So, at least 30 days yun sa akin. So, pag pinindot nyo kasi yung pre-order, so, between 7 to 30 days yan. So, 30 days yun sa akin. And, after nyan, yan, review lang natin. Okay. So, tama naman mga details natin. And, press natin yung publish.
wait lang natin siya hanggang sa ma-publish. Lalabas naman dyan kung successful yung ating, ayan, publish successfully. So, makikita mo dun sa mga items mo kung ano yung mga nandyan. Ito, may example ako dito. Ayan na, so na-add na siya sa akin. Ito, oh, naka-ban. May isa akong app items na naka-ban kasi lagi nitong sinasabi na yung categories ko daw ay mali. So, eh, pwede naman siyang i-update. Kasi pag nakailang ano na siya, ayan o, natatanggal siya kasi pag hindi, ayan, may, your product has been suspended. So, makikita mo, so ngayon ko lang nakita, medyo marami pala akong mga items na dapat ko ayusin. Kasi, nire-review ng Shopee yan eh. So, natanggal yan, ibig sabihin yan, kapag naka-delisted na ganyan, hindi siya kasama sa mga items mo na binibenta, tinanggal siya ni Shopee. So, ang gagawin mo lang dyan, i-update-update nyo lang yan. Ito naman, sa case ko naman, is publish lang. Ito, yan, mga nakalagay na update, kailangan mo i-update. Kasi sabi niya, your product has been suspended. So, yan, yung mga may product suspended ko, kailangan ko yan i-update. And, yung wala naman, so, publish ko lang. Ah, mga sold out na to. Okay, sorry, medyo marami lang ako inaayos. So, marami na kasi akong items dito. Ayan. So, itong mga to, yan, yung mga items na in-upload ko. Ito yung mga visible na sa aking mga buyers. Ngayon, pwede rin naman natin itong i-boost. Mamimili ka na. Ayan. After natin i-boost, ayan, pili ka kung ano yung limang items na gusto mong i-boost. Ibig sabihin nung boost na yan, lilitaw siya sa pinaka-taas ng listing mo. So, yan yung pinaka-visible. Lima lang, mamimidi ka. So, may oras lang siya kung gano'n siya katagal naka-boost. Ayan. That's it. Ngayon, punta tayo doon sa ating shop. Paano mo makikita kung may umorder? Katulad nito, meron akong order. Meron akong ipapaship. Kasi, nagpa-pop up or nagdo-notify naman yon kung merong umorder sa'yo. Dito sa to ship, dito natin makikita yung mga items na kailangan natin ipaship or ipa-deliver. So, yan. Makikita nyo yung arrange shipment dyan. Pwede natin i-arrange na ng shipment. Yun nga lang, hindi ko pa ito ina-arrange ng shipment kasi made order nga ako. So, pag in-arrange shipment ko to, kinabukasan pupunta na dito yung rider. So, i-arrange shipment ko lang to once na nasend ko na kay buyer yung picture ng items. And at okay na siya, then saka ko i-arrange ng shipment. Yon. So, pag pinindot mo yung arrange shipment na yan, makakapili ka naman ng date. Kaso nga lang, yun nga lang. Kasi si JNT, based on my experience, mabilis silang mag-pick up. So, merong draft up or pick up. Pipili ka dyan kung ano yung gusto mo. Pero ako kasi, I select pick up kasi kinukuha dito mismo sa bahay namin yung items. Okay, importante lang na may waybill. Yun nga lang, hindi mo makikita dito yung pagpiprint ng waybill kasi nasa cellphone tayo. So, pwede mo lang siya makita kapag ang gamit mo ay mga PC or personal computers, laptop, yan, doon. Pwede mo siyang iprint. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung nilalaman nitong seller center natin. So, dito, pwede ka pang mag-add ng new products. Madami pang items kung marami kang gustong isell. Ayan, add new products.
Then dito naman sa seller balance, dito mo makikita yung pera mo na pwede mong withdrawin. I-press mo lang yung seller na yan, seller balance. Ayan, so ngayon kasi nag-withdraw na ako ng pera, meron na lang daw akong 100 pesos na pwedeng withdrawin. So hindi ko muna siya i-withdrawin, hayaan ko lang siya dyan. Na-deliver din akong items. Iintayin kong pumasok muna yung mga yon bago ko yan withdrawin para isahan lang. Kasi may limit lang din ng pag-withdraw daily eh. Parang one withdraw one per day. Dito sa transaction, pag pinrest natin tong transaction, makikita natin lahat ng mga naging transaction natin o yung mga previous transaction natin, yung in and out ng money. So, balik na tayo. Next na tayo. Next is yung my income. Makikita mo, parang ano to eh, parang summary. Ngayon kasi, meron, ayan, ongoing orders. Ibig sabihin, ito yung mga papasok pa lang na sales sa akin na hindi pa pumapasok. So, yan yon. Ngayon, dito sa completed orders naman, pwede nating i-check. Halimbawa, ngayong January 1 to January 7, wala pong pumapasok, wala pa akong nire-release na pera. Pwede naman tayong mag-back. Ayan. Pwede nating, halimbawa, December 2020, mula December 1, submit natin. So, nung December, may pumasok ako na 8-9. So, summary lang siya nung sales mo at ano yung mga items na pumasok sa'yo. Nung November 2020, check natin. Ayan. So, may pumasok daw sa akin na 16,000. Ano yung mga items na yon? Ito daw yon. Ayan. Ganda sa baba. Pwede pa dating i-check pa. Tsaka ka magugulat. Ay, meron pala akong sales na ganito. Ayan. O, 22,000 daw ako noong October. Pag ganun. Pwede nyo i-check. O, bago-baguhin nyo lang yung mga date na yan. October. Ayan. Basta. Ayan. Alam nyo na yan kung paano. O, kung gusto mo kabuuan, simula January. Magkano na yung pumasok sa'yo. Pwede mo rin siyang makita. Ayan. O, yan. Yan. Summary yan. Okay, next na tayo. Dito naman sa My Shipping. Pag pinrest natin yan. Okay, dito makikita natin kung ano yung address mo, tapos kung ano yung mga available na courier. So, yan. Sa area ko, hindi allowed yung courier na yan. So, dalawa lang ang pwede. Si Gogo Express saka si JNT lang. So, sila lang yung pwede kong enable. Okay, next. Ayan, kung may problem kayo or inquiries, pwede kayong mag-chat with Shopee. So, pwede nyo kausapin na through chat yung mga Shopee agent. Ayan, preferred seller, maganda rin to. Kasi, ang preferred seller privileges kasi, ibuboost niya yung ranking search, yung search ranking mo. Nababa may customer na nag-type, i-re-recommend ka kasi ni Shopee kasi preferred seller ka nga nila. So, magkakaroon ka ng badge, tapos pwede ka rin maglagay ng maraming items. So, ako hindi pa ako preferred seller kasi meron pa akong tatlong kategory sa dapat kong ma-meet. So, yan. Hindi ko pa siya nami-meet. Pero, hope so. Pero, para malabo kasi pre-order ako eh. Okay. So, dito ko na lang muna tatapusin yung aking video. Sana may natutunan kayo. For more details o kung meron kayong gusto pang malaman about Shopee, so hindi po ako expert about dito. Based po ito sa experience ko, and kung may question kayo, titingnan ko kung kaya kong sagutin. Okay, thank you. Bye-bye.